Hello mga ka-legit Dover Cuds, panibagong update sa kaso na harapin nga nila for the yung kanila pong magaganap na hearing, no, sa Marikina Regional Trial Court at ang iba pang mga news updates. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo rin ang notification bell for more showbiz updates. Gagawa tayo patuloy na magpatuloy, ay nais ko pa muna magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Salamat mga ka-legit Dover Cuds sa inyong walang sawang pagsubaybay. So narito na po ang ilan sa mga updates natin. Pakinggan po natin ito. Ada na ngayon po ay hawak-hawak ng tip. Check nga po natin ah. Nakita ko nireport kanina ni Batang Maynila to. It's eh. O shout out kay Batang Maynila to. It's o yun, nasa 5.29 million. Malaki pa rin, pero yun nga, mga 30,000 subscribers. Ede ako, parati ko naman sinasabi. Hindi ko ini-encourage yung mga cancel culture. Merong mga iba nasasabi. Diba, yun nga, para sabi, gustong i-report, gustong ano. Ako, ayoko kasi ng mga ganun na ano. Ayoko. Parang gusto ko sa lahat. Ayoko ng mga nade-report. Maski sa politika, maski sa showbiz, maski kay Rendon. Ayoko nung mga cancel culture na yan. Bilang content creator kasi parang hindi din maganda eh. Na pag hindi ka lang nag-agree dun sa isang tao, eh gusto mo nang pangdalan sila ng Facebook o ng kabuhayan. O pero yung unsubscribe, di ba? Siyempre, choice yan ng mga fans, ng mga viewers. Kung ayaw mong nakikita sa feed mo, kung ayaw mong lumanabas sa recommendations mo, pwede ka mag-unsubscribe. Pero choice mo yun. Kumbaga, siyempre YouTube mo yan eh. So, ikaw ang bahala kung ano ang gusto mong lumabas sa iyong feed sa YouTube. O pero yun nga eh, talagang yung mga Dover Cuds eh lumilipat doon sa TVJ na YouTube channel na legit. Ilang subscribers na ba yung TVJ sa ngayon? 576,000 yung sa TVJ. Pero tingin ko mabilis lang yan, ma'am. Aabot agad ng million yan. Tapos niyat na malaya, naabutan na pala. Diba? Kasi syempre, sa dami ng views, sa dami ng ito, 107,000 ngayong araw. Talagang sunod-sunod lang po yung pong mga views dito sa YouTube ng TVJ. Eh? So, ayun. Ang next na hearing, para po sa mga nagtatanong, next week, September 21. Okay, anong araw ba yung 21? Thursday? Thursday. So, mga 1 week pa bago dun sa hearing. Siguro baka dalawang hearing next week. Eh, kasi may tatlong witness pa eh. So, di ko alam kung paano aabot yun. Siyempre, ang inaabangan po natin doon sa mga mag-testify para sa tape ay yung mga mabibigat na pangalan. Katulad ni Vincent Buncho, yung nagsulat ng lyrics ng Itbulaga theme song. Tapos si Ma'am Malucho Afagar, yun ang interesado tayong malaman kung tutuloy ba talaga, kung siya ba talaga ay magte-testify or baka naman hindi na matuloy, di ba? So, syempre, masakit yan sa TDJ kung sakaling matuloy. Sana naman, ano, dalam kung talaga matutuloy. Pero, ayun na nga. Shirley Mendoza Nool, saan mo ba makakabili na Sulit TV? Ayun, upward the box gamit ko, putol-putol lang signal pag EAT na, sabi ni Shirley Nool. Rainy de Galicia, saan nga ba may, hindi ko tinalam eh, pero i-check ko nga sa online. Tapos i-ano ko sa inyo, ang tawag dito, o saan yung nakakabili ng Sulit TV. Ayun. Sana mag-guest ka sa Sugod Bahay, ang mayor may konsi, sabi ni Rainy de Galicia. Gusto kong sa Gimme 5 pala. Sa Gimme 5, pwede kang mag-audition sa Renayan, sa TV5. Every Wednesday to Friday. So, meron akong napiling ka-partner. Baka subukan namin mag-apply. Tapos, i-vlog ko para mapanood nyo kung paano mag-apply doon sa TV5 para sa Gimme 5. Oh, pero, syempre, kailangan ko mag-practice muna. Tao! Hayop! Pagkain! Lugar, bagay, o yung parang ganon, kailangan, merong mga ano eh, merong mga kailangang medyo memorize mo yung mga tatanong para bago ka sumalan dun sa Gimme 5. So, kailangan mag-review muna ako. Pero gusto ko sumali sa Gimme 5 para masubukan. O, yun. Araw, may interview din kay Chairwoman Lala
kung saan sinabi din nga, dito pala Vice Ganda, na makakatulong sana dun sa kaso nila, dun sa kanilang motion for appeal, for reconsideration, kung magpakumbaba at kung mag-sorry, di ba? Kahit hindi sinasadya, tama naman yung sinasabi nila, Jose. Diba? Yung para kay Tim Cone, diba? Kahit hindi mo sinasadyang magkamali, diba? Walang masama yung magpakumbaba ka, magpakita ka ng humility, diba? Huwag masyadong, parang masyadong maere o masyadong, diba? Kasi at the end of the day, diba? Lahat naman tayo kailangan sumunod sa mga batas, meron pa rin kasing na-offend doon sa dinawa nila, diba? Kahit sabihin natin na merong mga tao mas liberal mag-isip, na hindi naman okay na sa kanila yun, meron pa rin malaking parke ng populasyon na hindi natuwa doon. So, walang masama na mag-sorry at na mag-umingi ng paumanhin. At kasi kung sisimula pala mapagmataas na, diba, tapos araw-araw parinig ng parinig, o puro icing, parang misa pride na lang yan eh. Nakapasama masyado sa atin yung masyadong ma-pride. Diba? Sa totoo lang, sa kalagayan ni Vice Ganda, napakataas na niya sa buhay. From dati, nasa stand-up comedian lang siya. I mean in terms of yung kanyang kung kinikita, hindi ganun kalaki. O tapos na-discover siya, na sumikat ng sumikat, hanggang naging Mama Vice na siya ngayon, Vice Ganda. Kumbaga sobrang blessed ka na sa buhay, sobrang ang dami nang binigay sa iyo ng Panginoon, 'di ba? At maganda din na kahit gaano kadami ibigay sa iyo, to show a little humility lang, 'di ba? Na pakita na hindi naman, kumbaga hindi tayo mas mataas kaysa doon sa mga tao sa gobyerno. 'Di ba? Kasi kumaga nila lahat din eh. 'Di ba? Sabihin natin meron silang hilig kay Lala Soto, pero hindi naman sinala bumoboto diyan eh. Ang daming bumoboto diyan. 'Di ba? At napaliwanag namang mabuti. So, ayun tuloy, ang nangyayari tuloy. Ang dami tuloy umaaway kay Vice ngayon din, 'di ba? Si Andrile nung isang araw, 'di ba? Sinasabi niya, napakabastos mo, ganyan. Ayun, pero syempre, may mga maihirit din naman kay Enrile yung mga tao. Kasi, di ba, si Enrile may mga kaso din naman. May mga allegation din naman ng corruption and all that. So, sabi, ba't mo iniiritan si Vice? Ikaw nga, ganyan. Di ba? Pero, yun, nahinitan tuloy siya ni Enrile. Tapos kasi yung iba, ginagawang politika related itong sa issue ni Vice Ganda. Pag-aaway na naman yung kakampings, tapos yung, di ba, okay na nga tayo dyan, lagpas na nga tayo dyan. Wala na nga tayo sa mga awayan o mga politika, di ba? Hiwalay naman yan pag dito sa noon time. Di ba? So, pagsasabuin na naman, di ba, okay na nga eh. Kumbaga, kumaluma na nga tayo, hindi na nga ganun ka-toxic yung politika natin. Gusto niyong i-toxic na naman. Nanggaling na din ako dyan eh, sa sobrang toxic na politika. Kaya nga nagpapahinga tayo eh. Kasi next year, sigurado, magulo na naman yan pag-election na naman, pag-filing na naman, di ba? So, sana huwag nang palatayin, mag-apologize. Diba? Actually, kung nag-apologize, baka nga mabawasan pa yung araw ng suspension, no? Diba? So, walang problema sana. So, ito, basahin natin yung sa kaso kala Vice Ganda. Itong lawyer, si Attorney Leo Olarte. Yun, violations of Republic Act 10175 or Cyber Crime Prevention Act. Yun. This case is for violation of Article 201 of the Revised Penal Code, which provides for the prohibition of obscene exhibitions and indecency in relation to the cybercrime law. So, doon ako medyo nagtataka. Yung sa MTRCB, gets ko yun. Trabaho nila yun. Dapat hindi masyadong bastos yung mga noontime show natin dahil mga bata nanonood, di ba? Paggabi yung programa, yung mga bata natutulog na, siguro mas maluwag ng konti. Pero sa tanghali, yung mga bata na sa bahay nanonood, dapat talaga wag bastos yung mga programa. So naiintindihan ko yun, tama yung ginawa ng MTRCB dyan. Ang hindi ko maintindihan, itong kinakaso nitong grupo na to kay Vice Ganda, na prohibition of obscene exhibitions and indecency. Diba? Dahil kinaba. Pero kung iisipin mo, kasi na yung wala narinig itong batas na to eh, napakadami sa social media na gumagawa ng kabastusan. Merong mga vloggers, yan lang ang content nila, puro bastos.
Yung iba halikan, yung iba pakita ng, 'di ba, yung 'di ba, yung kanilang dibdib, portions ng kanilang dibdib pinapakita. 'Di ba, yung sa online, sa streaming. 'Di ba, yung mga bigo na 'yan, mga 'di ba, maraming mga ano eh, mga indecent na pinapakita, at ano pa kaya yung Viva Max. So, hindi ko alam kung bawal ba talaga sa batas yung ganun, kasi 'di ba, paano sasabi, paano naman yung mga ibang ganun, bakit hindi nakakasuhan? Kasi pag kinasuhan itong kay Vice at tatanggapin ng korte kunyari, nako, baka magsunod-sunod lahat ng mga naglalabas sa online ng mga ganun, ng sexy o ng 'di ba? So, medyo magulo eh. Kaya medyo hindi ko talaga sure kung applicable ba 'to doon eh. Eh kasi yung kana Vice, pangit nga yun kasi ginawa sa harap ng mga bata, 'di ba? So ayoko din talaga yun. Pero ang daming mas manala na nangyayari sa online. So pwede bang sampahan yun ng cybercrime? So yun yung mga katanungan ko dito. Sa MTLCD, okay ako dun sa ginawa nila. Dapat trabaho nila yon na ipulis yung TV na wag mga bastos. Pero kapag demandahan na ang pinag-uusapan at kung anong batas yung gagamitin mo para doon, doon ako medyo nagdadalawang isip. Kasi pag sinimulan mo yan, magtutuloy-tuloy yan. Diba? Ako, buti ako, hindi naman malaswa yung content ko. Pero syempre, may mga kaibigan din tayo na napapasexy sa TikTok na lang. Ang daming napapasexy sa TikTok. Paano gagawin mo dun? Diba? So, ayun. Sabi dito, yung act ng pagsubo ng icing is an allusion to sexual activity. We are concerned with the moral values these media personalities are presenting to their viewers and to the general public. We have to set an example to others who might be tempted to emulate such indecent shows. Yun. So, dun ako medyo hindi ko mapagdugtong eh. Kasi it's one thing pag television. Diba? Pag television, bawat sulok may television. Yung online, 'di ba? Ibang usapan 'yon. Wala pang mga batas. Cybercrime, pero 'yun na eh, ang daming nagpapa-sexy sa TikTok. So, doon ako medyo ano eh.